Yan, magandang araw po sa ating mga lahat, lalo na sa mga subscribers ng SMR TV. Mga kapatid, nandito ako, nabidyo ko ngayon dahil nais kong tawagan si Istong upang kausapin patungkol na sa hiling ka-business para sa kanilang mag-ama, sa kanilang pamilya. Try ko siyang tawagan ngayon upang tingin ang kanyang side. Abangan niyo po ang sana sagutin niya yung tawag ko. Sige. Hello bro. Magandang hapon. Ay, magandang hapon din naman. Yun. Nakatawag ka, bro? Yun nga, bro, kasi nagkausap kami ni ka-business kagabi. At saka kanina, tinatanong niya, kinumusta yung mga bata. At tinatanong niya kung saan ka ngayon. Kung mayroon mo daw akong contact sa'yo. Kaya sinabi ko, sige sir, tawag kayo ulit bukas or i-text ko sa inyo yung contact mo. Kaya napatawag ko sa'yo. Para hingin sana sa 'yo yung contact mo, parang gusto kanya kausapin yata. Okay, bro. Actually napanood ko na yung video. Marami kasing nag-chat sa akin. So hindi ako agad nakapag-react kasi kumbaga medyo alam mo naman yung sitwasyon. So, pero nakakatuwa din kasi siyempre, 'di ba, nasa iyo yung channel. Parang nawala ka sa matagal din tayo naging matagal din tayo walang contact, 'di ba, bro? Oo nga, kaya nga. So, yun nga napanood ko na lang yung upload mo nga na pinuntahan mo yung mga bata. Marami din nag-share sa akin ng mga video. Yung vlog about sa video ni Kuya. So hindi ako nagre-react at hindi pa ako nakapag-decision na ano, pero nung nakita ko nga na blinag mo yung pagpunta sa mga bata kaya Marta kay Mem, so medyo nag-iisip-isip pa actually. And then so yun nga, salamat sa pagpunta sa dalawa na panood ko. Kasi siyempre naka-notify naman ako sa channel kahit kila Kuya sa Ka-Business Official. Naka-notify naman sila sa akin na panood ko din yung vlog. Yun. Kamusta ang ano? Okay naman, bro. Ngayon, bro, ang hinihiling ko sa'yo, kung sakaling tatawag man si Sir Ka-Business sa'yo, yung mga nangyari, sabi niya nga sa akin, pagkisabi sa kanya na ano, pag sinabi kong wala na, okay na yon, sabi niya sa akin kanina, okay na yon, wala na ano, tapos na ang lahat, sabi niya ganon. Kaya siguro bro, may ka na rin ng dispensya o pasensya, ganon, o pa, sorry, sa lahat. Oo bro, actually matagal na panahon naman na yung nangyaring issue, it's been 2 years na, so sa akin siguro ito na yung tamang panahon kasi humahaba yung panahon. So ako nag-iisip din kasi syempre ang social media is lahat yan, kalat yan. So napanood ko naman lahat, nakasubaybay ako. So naisip ko is yung kapakanan na lang ng mga bata. So pasalamat din ako at sa'yo ko na yung channel yung nag-effort ikapuntahan yung dalawa kasi alam mo naman na hindi ko sila kasama si Amarot tsaka si MM, di ba? Dahil napuntahan mo sila. So yun, sa akin malaking pagkakataon na hindi ko dapat palampasin. Mapapalampas. Ang iniisip ko na lang is yung kinabukasan ng dalawang, yung mga anak ko ba? Tama bro, tama. So yun, maraming salamat. Kasi naman, tulad nga na sinabi mo na nung nagkausap kayo, di ba, pinanggit mo na nakapagpatawad na.
meron din naman ako. So yung marami na kasi nangyari. May sa, lalo na sa akin na marami akong struggle na pinagdadaanan. Yun. Bro, hingi ko sana sa iyo na hingi sana ako sa iyo na ano na ipinapaalam ko sa iyo na okay lang ba i-upload ko to kasi yung maraming naghahanap sa iyo. Okay lang naman bro, wala naman problema sa akin. Hindi, siyempre ako sa iyo ko pinagtatiwala yung ano yung channel na yan. Sa akin wala naman problema. Actually mga ano tour na nakakalipas ng dalawang linggo ng pandemya. Ang isang linggo sabihin naman natin, nag-iintip ako mabuti kasi alam ko naman, lumayo ako. Lumayo ako sa social media. Kung hindi nagpakita kasi nga, may mga pinagdaanan akong hindi lang emotionally, spiritually, lahat, alam mo naman yung pinagdadaanan ko. So, sa iyo wala problema para siguro sa para maging okay na lahat, bro. Kasi, di ba? Yun, bro, ano din, humingi din ako sa iyo ng pasensya kasi yung sa yung vlog ko, di ba, yung kaka-upload ko, yung ako lang nag-ano ako dahil nga marami nag kaka-login ko lang kasi ng account kasi nasira yung cellphone ko. Ngayon, yung nabasa ko yung mga comment na ganun nga hinahanap nga ni Kabusiness kung nasaan nga sila Amy Atamaro at ikaw. Ngayon, nag-vlog ako na ano ang sinabi ko doon na ayun, pupuntahan ko ang mga bata based sa address na binigay mo yung last na vlog na nag-ano tayo kasi sa totoo lang, wala talaga akong contact sa'yo, di ba? Wala akong number, wala akong kasi sa messenger din, bago yung messenger ko. Kaya totally, wala tayong contact. Kaya nasabi ko doon na kung hindi ko man di man makontakt si Istong, kahit ako, porsigido ako kung dadalhin yung bata kina Kabusiness. Kaya humingi ako ng pasensya sa'yo, nasabi ko yon. At yun, nag-reach out ka naman sa akin, nakita mo yung video, kinuntak mo ako, inad mo ako sa Facebook. Kaya yun, meron tayong contact ngayon. Kaya pasensya ka na about doon, bro. Wala naman problema sa akin yun, bro. Salamat din at ano, dahil nga nag-reach out ka, kahit pa paano, may isang tulad mo na kumbaga, pinuntahan pa talaga yung mga bata. So, sa akin naman, ano, sabi ko, ito na yung oras siguro para, okay, matagal na kasi mga nangyari. Bro, ano, ibigay ko sa'yo yung number, ibigay ko pala ni kay Kabusiness yung number mo ha, i-forward ko na. Para ngayon, siguro anytime tatawag sa sa'yo. Salamat. Ikaw yung naging tapos daan. Isa ka po sa naman daan, pero ikaw kasi yung nagpursige. Kasi ikaw yung malapit dyan. Salamat. Okay bro, no problem bro. Isa pa bro, hirit ako sa iyo bro, anong ano, message po? Message mo lang kay ano, kay Kabusiness. Parang emotion ako bro, sa totoo lang, mixed emotion ako. Emotion, masaya, medyo very, yeah. Sa business family, especially kay Kuya Ember, kay Ate Gold, at sa tatlo ng anak, kung ano man yung nangyari, pagpapatawa at sa mga nag-decision ko, sinakasin ko, marami ko sa business sa buhay. Until now, nag-tapper ako. So, na nakakakuha lang at na maraming nag-share sa akin, nag-contact sa messenger para mapanood ko yung video mo, na-upload mo ako pa, gusto nyo kami special yung mga ako. So, yun, sa maraming salamat at saka sa walang mga sama sa mga suporta kahit na matalumalo. Matagal kami nawala sa social media. Maraming salamat. Kaya, kuya, ate, at saka sa mga anak, kay kay Boss Dave, kay Buda. Mabuling, see you soon. May salamat din kayo, brother. Kasi, ang
ikaw talaga yung nag-effort eh. Di ba? So yun. Gusto ko na lang kasi nga mo, iba ba, love. Tama, tama. Kasi ako, mixed emotion pa rin ako ngayon eh. Hindi ko pa rin alam kung ano yung, kumbaga, yung tatatap, kasi marami nangyari. Pero, para sa kanilang, bata, para sa kanila, kung ano yung makakabuti, yun yung gagawin ko kasi, alam mo naman, medyo naligaw yung kaluluwa ko, medyo naligaw yung landa. So, yun. Salamat po sa lahat ng ano sumusuporta until now sa channel na ang nagtataguyod si Brother Jerry, yung dati po namin channel, MC Amaro TV, tama ba? Yes, bro. Yes, bro. Until now, nakakatuwa nga lang kasi hindi binabago ni Brother Jerry yung pangalan. So, magpapasalamat din ako sa iyo sobra, Brother Jerry. Talagang sa akin pong ano kasi pagkakakilala kay Brother Jerry sa ano puso niya, puso na ang gustong tumulong. So yun, hindi ako nagka so yun, kabisnit family sa lahat ng ano, kagwang mga kasama dyan, hopefully magkita-kita tayo, magkakilala tayo sa mga bago and especially sa family. Kay Kuya Emer, kay Ate Gold, kay Kay, kay Boss Dave. Salamat, salamat. Thank you very much. Sige bro, yun na lang bro. At kita-kita pa tayo sa susunod. Baka makasama ako kung papala rin. Kung nanaisin nila. Yun bro. Ano? Gusto ko makasama ka kasi ikaw yung nag-effort na puntahan yung dalawang bata at mag-reach out. So, hindi ko naman ipagkakait sa'yo yun. Siyempre, alam ko namang idolo mo din. Si ang kabisnisan. Napaka-humble. Napaka-humble na tao. Napaka-mabait na pamilya. Okay. Salamat, bro. Sige, bro. Salamat. Bro. So, yun. Sa mga nag-aanap na, yun. Bro. Salamat sa walang sawan po. Naluha ka na, bro. Hindi. Ano lang kasi. Yung, alam mo, make emotion. Masaya lang ako. Okay. Masaya lang kasi after pagkatapos ng mga struggle, 'di ba? May at least may liwanag ako nakikita kasi alam mo naman, 'di ba? Yung pinupunta mo ako sa bahay na ano, 'di ba? Alam mo naman lahat 'yun, bro. So, thank you very much. So, guro na tayo simula, bro. Ulit ng panibagong lugto. Sabi nga nila, 'di ba? Yung pangalawang pagkakataon, 'di ba? Hindi mo pwedeng palagpasin. Second chance is the best. Tama. So, sige bro, at ano na lang, see you soon pala. Yun, thank you very much. Thank you for accept sa tawag ko bro. Ito lang muna bro, sa lahat ng sumusuport until now sa channel ng MC Amaro TV, sa lahat ng nag-share, sa lahat ng nag-message sa akin na gusto kaming makita ulit ni Kuya Emer and buong family. Nagpapasalamat po ako. Until na mag-emotion ako, kumbaga parang overwhelmed pa. Kumbaga parang lutang na. Hindi ko akalain na mangyari ulit to kasi talagang yung sa akin ni sobrang struggle. So yun, salamat. Salamat pala. Sige yun. Bro, munti ko na makalimutan. Nagpapasalamat ako kay Ma'am Flex. Si Ma'am Flex yata yun, yung nagkuha ng number ko, pinurawad kay Sir Kabisnes. Kaya nakausap ako ni Sir Kabisnes kahapon. Hindi ko man total, hindi ko man ano yung apelyido niya. De La Cruz yata, Flex De La Cruz. Maraming salamat po shout sa iyo, Ma'am. Flex De La Cruz. Yung nag-share ng number ni Brother Kelly, Jerry, shoutout sa'yo, shoutout. Thank you. Sige, yun na lang bro, maraming salamat. Thank you bro, thank you. Sige, see you next time.